Manalangin muna po tayo. Ama, maraming salamat po sa iyong presensya sa amin. At kami ay sa iyo humihingi ng gabay sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu upang sa ganoon ang mga katanungan po namin at mga pangangailangan po namin ay maangkin namin at mapanghawakan ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po. Part 2 na tayo ng ating topic na Good Tidings of Great Joy. Binabalikan ko yung mga Christmas carols natin. Tulad nga yung Hark the Herald, tapos yung Joy to the World. Yung mga, napansin ko, yung mga lumikha nitong mga Christmas carols na ito, ang mga lyrics nila, ugmang-ugma sa Biblia dahil talagang sila ay mga mananampalataya. Nauunawaan nila kung gaano yung ka-sacred at kung gaano kabenepisyo sa ating mga tao ang ginawa ng Panginoong Diyos na, nung ipadala niya ang kanyang anak na si Jesus. Good Tidings of Great Joy, part 2 na to. Basahin muna natin yung pinaka-text natin. Let's read together. Now there were in the same country shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid, referring to the shepherds. Then the angel said to them, Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which will be to all people. So, the good tidings of great joy is not for just a few, but it is for all. Kasama ka ba doon? Meron ka na bang good tidings? Let's continue. For there is born to you this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling cloths, lying in a manger. A Savior is born. And then, verse 13, And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. So, multitude of angels, nag-appear din sila dun sa mga shepherds, at ang sinigaw nila, Glory to God in the highest, and on earth, peace, goodwill toward men. Finally, there is now peace, goodwill toward men. At ito yung pinag-usapan natin last year. Is it peace toward men or peace among men? Ang kadalasan ng interpretasyon ng marami at ng mundo, kasama na rin ako for the longest time, nakakala ko yung ibig sabihin nito that there will be peace among men. Kaya sa dating pananampalataya, di ba pagsasabi, anong sasabihin sa bawat isa? Peace be with you, peace be with you. Because it is something that the world is looking for. Kahit nga, sa mga beauty pageant, dati yan ang standard na sinasagot, world peace, magkaroon ng world peace. This is a longing of men na magkaroon ng kapayapaan. Pero na napapansin natin, lalong lumalala ang paghihidwaan, lalong nagkakaroon ng mga gera. Mas maraming mga weapons of destruction. Hindi umuunti. At ayon sa salita ng Diyos, toward the end of times, mas gagrabe ang wars. And then also, there's a verse in the Bible that tells us that Jesus did not come to give us peace, but a sword. Anong ibig sabihin? Yes, when we come to know the Lord Jesus Christ, kung nauunawaan natin kung ano ang ginawa ni Jesus, meron tayong kapayapaan. And as we grow and mature in the Lord, nagkakaroon din tayo ng peace sa bawat isa. Natututo tayo maging humble, manghingi ng tawad, natututo tayong magpatawad. At dapat itong ganitong klaseng peace ay nararanasan natin sa family natin, sa church. Pero kung minsan nga pati yung peace na yan sa family, hindi nararanasan. Lalo na kung ikaw ay solid naman na ng palataya at yung mga kasama mo ay hindi, nagkakaroon ng hidwaan. The peace that God is telling us is the peace that comes from God toward men. And it is not peace among us. Yung peace atin hanggang sa huling sandali, hindi magkakaroon ng world peace. Magkakaroon ng world war talaga.
global war. So, the peace na sinasabi that the angels are rejoicing, ibig sabihin, from God, there is now peace towards us. So, bakit galit ba ang Diyos? Oh, yes, because of sin. At yan ang napag-aralan natin last week, part 1. Isaiah 53:6, anong sabi? Let's read. All we, like sheep, have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Sabi, lahat tayo para tayong mga tuwa. We have gone astray. Astray. Ano po ba ang kasalanan? Nagkasala si Adan at si Eva. Ano, did they kill someone? Sila ba ay nagmura? Hindi. They just ate the fruit which God told them, forbade them not to eat. Ang sin is, it is rebellion towards God. Yung ito ang nais ng Panginoon, ayaw natin sundin. That is rebellion. Because God created the earth to have, to extend His kingdom. At ang pinamumuno niya dito sa atin ay tayo. Parang tayo, He wanted another colony. Naalala niyo tayo, we were colonized by the Spaniards. So, Spanish colonization sa atin. So, parang ganun yun. God has a kingdom in heaven and He wanted to expand His kingdom. Tayo ang kanyang colon. Tayo. And ang leadership dito sa earth, He gave to Adam and Eve. But, they chose to rebel against God. Ayaw nila, pinagdudahan nilang katapatan at pagmamahal ng kanilang hari, ng ating hari, and they chose to listen to the voice of the devil. Amen? So sin is rebellion. Basically, it's rebellion. Hindi lang siya yung murder. Hindi lang siya yung pagnanakaw. Every time we choose to disobey God, it's like raising our hand. Di ba pag ganyan? Laban, laban, laban. We are rebelling against our God. Hindi tayo nag-declare ng war. Ang Diyos ang nag-declare ng war. Tayo nag-declare ng rebellion sa Kanya. At ang Panginoon, anong ginawa niya? There is, sin is a reality. And God He hates sin then and even now. Galit ang Panginoon sa kasalanan at sapagkat ito ang naghiwalay sa atin, sa Panginoon. We rebelled against God. How we have turned everyone to his own way. Kung ano yung gusto ko, kung ano yung nais ko, kung ano ang feel ko, yun na lang. We rebelled against God who is so good. Na kaya ni Adan at ni Eva na mag-rebelde sa Diyos na ibinigay ang lahat sa kanila and think na it was a perfect environment and yet they chose not to believe God. Amen? At sabi dito, and the Lord, anong ginawa na pa? And the Lord has laid on Jesus the iniquity of us all. Ang lahat ng kasalanan natin ay ipinatong kay Jesus. And that's why I won't elaborate that. Diniscuss na natin ito the Sunday, yung part 1, that the wrath of God was not toward man, but toward sin. And then, the wrath of God was fully satisfied by Jesus. Now, the good tidings of great joy na dapat nating i-meditate at unawain until ang mga kamay na ito ay tumaas at tunay na magpasalamat at magpuri sa Panginoon. Do you understand? Sasabihin natin, sumpa ng Diyos, COVID-19 is the wrath of God. Alam niyo po ba, kapag ang Diyos ay nagalit sa atin, sampitik lang tayo. This is not the wrath of God. Kagagawan ito ng kasalanan ng mga tao. Tao ang gumawa nito. Huwag nating isisi sa Diyos ang hindi niya ginawa dahil ang sabi nga, the wrath of God was fully satisfied by Jesus. That's why it is good news, good tidings. Tidings is news, it's good news. Good news of great joy is that there is now peace from God toward men. Ano ibig sabihin? Hindi nagalit sa iyo ang Diyos. There is no longer, God is no longer angry with men. Hindi na siya galit sa'yo. Pastora, kahit sa mga ginagawa ko na mali, hindi na siya galit sa'yo. That is why this is good tidings. That is why the gospel, good tidings is the good news, which is nearly too good to be true news. Basically,
mananampalataya ka, hindi ka mananampalataya. Listen, kung kaya mong unawain, kung kaya mong tanggapin, ganito kalawak ang pagmamahal ng Diyos. Hindi nagalit sa'yo ang Diyos. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. Meron lang ako laging ikinakabit doon. So, gagawin ko ang gusto kong gawin. Gagawin ko kahit na magkasala naman ako, ako pala'y mahal ng Diyos. Kung ikaw'y mananampalataya, nabanggit ko nga, at ganyan ang iyong mindset, baka hindi mo pa naluunawaan kung ano talaga ang good news of grace. Because when you understand the love of God, mag-iiba ang iyong pananaw. You will just be so full of gladness na, Lord, kahit ano ang gusto mo, susunod ako sa iyo. Tandaan natin, hate ng Diyos ang kasalanan. Tinubos na nga tayo sa kasalanan, tapos i-open pa natin ang buhay natin sa kasalanan. The issue now is, God has resolved the same problem through His Son, Jesus Christ. But we are still in this world. God promised us through His Word abundant life. A life that is overflowing with victory, with success, with satisfaction. Kadalasan hindi natin ito nararanasan dahil may iba tayong boses na pinapakinggan. Unlike kay Adan at kay Eva, nung sininod nila ang tinig ng Diablo, wala na. That's why dito sa part 2, mas ma-appreciate natin kung ano ang ginawa ni Jesucristo. Ang sabi sa salita ng Diyos, if you choose to be a slave of sin, then you become a slave. If you choose to be a slave of sin or of obedience, then you become a slave of that. Kung halimbawa, pinili natin ang patuloy na magkasala, pinipili natin na maging alipin ng kasalanan at ng Diablo. Pero kung pipiliin natin maging slave of righteousness, then it's a choice now, church. It's a choice. But the good news is, mahal ka ng Panginoon. Now, kung pipiliin natin ang buhay na taliwas sa nais ng Panginoon, sayang. Dahil hindi lang sayang, that is foolishness because you're just opening yourselves to a lot of pain. Padadamahin ng Diablo. But you just open yourself, not just yourself, your family, your finances, your health. Akala natin okay, but we open ourselves to all the works of the enemy. Mahal ka pa rin ba ng Diyos? Kung ikaw anak ng Diyos, kahit nga hindi ka anak ng Diyos, mahal ka rin niya, hindi siya galit sa'yo. But we just bring, He redeemed us from curse, but if we do that kind of, kung ganyan yung mindset natin, then tayo lang ang nag-i-invite ng sumpa sa ating mga buhay. Glad tidings of great joy. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano man ang mga kasalanang nagagawa natin, mahal pa rin niya tayo. Tanggap pa rin niya tayo. Amen? And then, too many ang hirap paniwalaan niyon. Too good to be true news. Dahil sanay tayo, tanggap lang natin ang tao kapag katanggap-tanggap siya sa atin. Pag hindi natin gusto yung ginagawa niya, ayaw natin. May kondisyon ang pagmamahal ng tao. Pero ang pagmamahal ng Diyos, walang kondisyon. Walang kondisyon. Kung tutuusin, sino ba sa atin ang karapat-dapat mahalin ng Diyos? Wala ni isa man sa atin. Dakila ang Diyos, siyang lumikha ng lahat. Pero mahal niya tayo, pilit niya tayong inaabot. I pray that you will just desire, as the Holy Spirit desire, to reveal His love towards you. Actually, maganda nga yung prayer every day. Lord, show me today how great your love is. That is not selfish. Yan yung gusto ng Panginoon. Dahil ang tao nalunod sa pagmamahal ng Diyos, susunod at susunod. Amen? Kaya araw-araw, lalo na kapag ikaw yung parang natetense ka na, medyo na-stress ka, o kaya talagang parang ang daming battles. Lord, show me your great love.
right now. Ang solusyon sa lahat ng ating mga problema ay yung pagmamahal ng Diyos. If only we will understand, if only we will realize, then it will not be hard for us to follow Him. It will not be hard for us to do His bidding na para naman sa ating lahat ito. To know Him more through His Word, to study His Word, to worship Him, to fellowship with believers, to pray. So God is no longer angry with men. Hindi na siya galit sa'yo. Ang Diyos ay, He is not soft on sin. God is love. And at the same time, God is just. God, hindi siya magiging God of just, hindi siya magiging Diyos kung unfair siya. Andiyan kaya ang diablo. Di ba accuser yun? Sabi, hindi, talagang God will cease. He will stop to be a God. Kapag yun sinabi niya, ay hindi niya tinupad. Ang sabi niya, the wages of sin is death. Now, God is both loving. Kung akala natin, alam natin ang pagmamahal, tandaan natin ang pamamahal ng Diyos, walang kondisyon. Ang tunay na pagmamahal ay mahal ka pa rin ng Diyos in spite of and despite of mga ginagawa natin. Walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. God is both loving and just at the same time. Ano sabi dito sa John 4:8? God is love. God is love. Walang makatutumba sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. God is love. And at the same time, sabi naman sa Exodus 34:7, He will by no means clear the guilty. Guilty ba tayo sa pagiging makasalanan? Hindi lang tayo makasalanan na ipinanganak. Ang dami talaga nating nagagawang kasalanan. Eh sabi mo, Pastora, He will by no means clear the guilty. Eh, guilty naman talaga po ako. Ang dami kong nagawang kasalanan. That's why you have to understand what the gospel is. What the good news is. God did not go soft on sins. Galit pa rin ang Diyos sa kasalanan. Sin separated God from man. Ang Diyos ay pagmamahal. Nilikha niya tayo mula sa alabok. Na imagine niyo ba yun? Wala naman talaga tayong value. Wala ka naman talagang worth. Wala naman talaga akong worth. Galing lang tayo doon sa putik na iniiwas-iwasan nating lakaran. Ayaw nating marumihan. We were made of that putik. Ganun lang tayo. Pero nilikha tayo ng Diyos, minahal. Doon lang, dapat ibigay na natin ang buhay natin. Amen? And God who is love, who created us, who has so much love for us, who created the universe, the earth, everything perfect for us during creation. Our parents, grandparents, sila, Adam and Eve, they chose to rebel against Him. And then, our great God provided a way. Since separated us from God, hindi kaya ng Panginoon sa Diyos na nagmamahal, nagkasala man tayo, gagawa ng kaparaanan. Mas, alam naman ang Diyos din, ganun ang gagawin natin. Remember, God is all-knowing. He knows everything. He was not surprised sa ginawa ni Adam and Eve. That's why meron naman siyang solusyon kaagad, even before it happened. Even before the fall happened. Anong sabi sa Isaiah 59:2? Basahin natin. But your iniquities have separated you from your God. Anong ibig sabihin itong we were separated from God? Genesis 2:17. Let's read. The tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. So yun ang sinabi ng Panginoon. You shall surely die. There is already, God is life. Amen? Pero sinabi ng Diyos, if you choose to rebel, ang simple lang naman ng Panginoon. You can enjoy everything this. Pero si Pastora, bakit ba niya nilagay pa yun? Bakit meron pang tree of the knowledge of good and evil? Dahil hindi ka robot. Created ka in the image of God.
He wanted us to exercise our free will. Pero dito makita natin, mahina talaga tayo. Bigyan na tayo ng perfect condition. We will still choose to obey God. That's why mayroong tree of life dun eh. Bakit hindi dun tayo mag-focus dun sa tree of life? Even right now, there's still a choice sa atin. We choose the tree of the knowledge of good and evil. We do things based on our performance. Tama naman ako eh. Tama naman ako. Itong tama. Sila ang mali. O kahit naman mali ako, bagya lang. That is the tree of the knowledge of good. You determine what is good for you. You know what God wants? You partake of His life. You don't even have to know what is evil is. Hindi natin kaya. Amen? Kaya sa Panginoon, it's the tree of life that is for us, and even right now as children of God, God wants us to choose Him. Not to look after each other's fault o yung kahinaan ko, yung mga kasalanan ko. God wants us to look at what Jesus Christ has done for us. Are we learning, church? You shall surely die. Namatay ba kaagad sila physically? No. Romans 6:23, ano sabi? Ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. Or we can change the word sin to rebellion. For the wages of rebellion is death. Ang tao ay binubuo ng spirit, soul, and body. At yung soul natin, ito yung mind, emotion, at yung will natin. Babalikan ko to. Sa Genesis 2:7, nilikha ng Diyos si Adan mula sa lupa. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed. Paano siya nabuhay? And breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being. Tandaan natin, alabok lang tayo. Meron lang mabuting Diyos. And yet, ang yabang natin pagdating sa Diyos. And yet, ang galing-galing natin. Tiwalang-tiwala tayo sa alam natin, hindi sa Kanya. Alabok lang tayo. Paano tayo nabuhay? God breathed into His nostrils the breath of life. Siguro ganyan lang si... Siyempre, walang buhay eh. God is life. He breathed. Nag-function ang lahat ng katawan niya. Ni Adan. And he became a living being, a living soul. Now, dito, for the wages of sin is death. Physically, namatay ba kaagad si... No. For the wages of sin is death. Sin separated. The breath of God. It is divine life. Everything functioned perfectly. We were created. The body was meant to live forever here on the earth. But don't worry. Ang ending nito sa mga anak ng Diyos, gagawin pa rin ang Panginoon yon. God will make a new heaven and earth, and we will have new body. Amen? So that's just, ganong kabuti ang Panginoon. Pero dito lang muna tayo sa Christmas. Spiritually, were separated. The divine life, God's breath, it became corrupted. Hindi mo makikita kaagad ang effect. Hindi kaagad kita. Pero, spirit, soul, and body, tinamaan ng death. Because God told it, surely you will die if you will partake of this fruit. Now, sa natin makita yung death sa soul, they learn to be afraid. Natakot sila. Andun na yung guilt, andun shame. Wala naman silang ganun. They were really naked. Sabi ng Panginoon, who told you were naked? Where are you? The first question of God. The first question mentioned in the Bible is, where are you? Until now, that is God's question to you. Where are you? Because they were hiding. There is now death in their soul also. Meron ng guilt. Meron ng shame. Not that God do not know where they are. God is all-knowing. Of course, alam niya kung nasaan sila. But for them to know,
Where are you right now? Why did you choose to position yourself outside of my love? Kasi sabi ko, God wanted to colonize the earth. Parang ganyan yung mindset. For men, tayo ang mag-take dominion. But we rebelled through Adam and Eve. Death came to men, spirit, soul, and then later, body. Why? Yung soul nila kasi hindi pa ganun ka-corrupted. They do not understand na kapag nilagnat ka, ikamamatay mo. Na kapag ikaw ay nakakain o nakaroon ng virus, hindi nila alam yung death, yung concept of death, hindi. Unlike ngayon, sobra na, through the years, thousands of years have passed, marami ng fear na naipasa sa atin. Konting maramdaman lang, ang iniisip na natin ay yung matinding karamdaman. The wages of sin is death. Ano sabi sa Leviticus 17:11? For the life of the flesh is in the blood. God breathed. Nag-function yan. Pero importante ang dugo. Do you know that all, I've learned that all of our organs, they are there to serve yung blood. Kapag may sakit, ano ang tinitest sa atin? Lagi, pag yung kailangan ng, anong unang titingnan? Titingnan ng dugo. Kasi, parang ang life and death is also in the blood eh. Hebrews 9:22. For without the shedding of the blood, because the life is in the blood, nagkasala ang tao, kailangan mayroong dumanas na dugo. Eh, kanino naman dugo? Kung halimbawa, ito may COVID-19, ito rin may COVID-19, eh ito ko, kailangan ng blood transfusion, kukunin mo yung dugo doon sa may COVID-19? Hindi! Ang kailangan mo, clean. Kaya diba, sa Red Cross, hindi basta-basta kailangan malinis kasi ayaw nating ipasa yung marumi. Eh, ang lahat ng tao, ipinanganak na may sin nature. It runs in our blood. Don't have to teach babies to be selfish. Nasa atin na yun. That's why, a human being that is perfect, yun lang ang pwedeng makapagligtas sa atin. Amen? Mawala. We understand how helpless and hopeless we are apart from Christmas. Walang po pwedeng magligtas sa atin. Without the shedding of the blood, there is no forgiveness. I think you're getting it, no? Second point ko. Sin separated, that's the first point. Separated God from men. Second point, Jesus dealt with sin. Once. Minsan lang, para sa lahat na yan. Hindi pa ulit-ulit. Perfect. Tinodo na ni Jesus. Amen? Luke 2:14, ano sabi niya? Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Jesus, He was born to die. Siya lang yung, di ba pag may baby, pag pinanganak, excited lahat tayo. And then we're thinking, ano ko, grabe, magiging future nito. Lalo na sa atin, sana niya tayo mag-declare. We declare life. But Jesus, His purpose was to die. Siya lang ang may dugo na hindi tainted with sin. In the wisdom of God, science, I think lately lang nila na-discover na ang dugo ng ina habang nandun sa sinapupunan doesn't mix. Once na mag-mix yan, mamamatay sila. Kaya ang dugo, type ng dugo ng nanay, is not necessarily yun yung type ng dugo ng anak, right? In the wisdom of God, He needed. That's why Jesus is called the Son of Man, the Son of God. That was prophesied. Hindi naman, kaya naman ng Diyos na, ping, andyan na. Human na si Jesus. But no, it wasn't.
God is just. God is just. Hindi siya mag-shortcut. Pwede naman eh. Pero perfect siya, hindi niya pa pwedeng i-shortcut. Sinabi niya, the wages of sin is death without the shedding of the blood. In fact, sinabi niya to later. But as early as Genesis, sinabi niya, the seed of the woman. So ibig sabihin, gagamit ng tao. Amen? Genesis pa lang sinabi na ng Panginoon solution. Na-overwhelm ba kayo? Totoo ang Diyos. Totoo ang kanyang salita. Jesus was born to die. Kailangan ang dugo. It did not mix. Mary provided yung structure, yung body. But the blood, it was divine. It was perfect. It's like that of the first Adam. God breathed, and that is perfect. Jesus was perfect. His blood was not tainted with sin. That's why Jesus was not murdered. Hindi siya pwedeng patayin. Ang mamamatay lang, ayun, nagkasala. Kapag may kasala, wala siyang kasalanan, kaya hindi siya po pwedeng mamatay. On the cross, what did he say? Anong sabing ganun? He breathed his last. Antindi ng parusang ginawa sa kanya. Some are just crucified. Siya, hinagupit, and he was crucified. Amen? All of the prophecies regarding his death, his birth, his death, everything, they all came to pass. The virgin birth, ang ibig sabihin, hindi ibig sabihin, walang kasalanan si Maria. Si Maria, may magulang, napasa rin yun. Tulad din natin, he needed to be saved also. Amen? Sa dugo. And Jesus' blood, the precious blood of God, was perfect. Continue natin, basahin itong Leviticus 17:11. For the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. For it is the blood that makes atonement for the soul. Ito yun sa lumang tipan. Importante kaya sila, meron silang, they bring lamb, meron silang offer, meron silang offering ng mga hayop. Why? To atone. Ano yung atonement? Sa kanila noon, it was not a perfect sacrifice. They have to do it over and over and over again. Kaya yung priest na yun, nakasuot siya ng puti, madugo. Lagi silang nagpapatay ng mga for offerings. And they have this yearly Yom Kippur na tinatawag na atonement. Now, for the Israelites, sabi nga, for the life of the flesh. Anong nangyayari noon? It's the life of the animals. It is a type of what Jesus will do. Blood is necessary. Tandaan nyo, sa Genesis pa lang may blood na dumanak na. Huh? Oo. Noong nagkasala sila, nagtakot sila. Tapos anong ginawa nila? Gumawa sila ng covering made of fig leaves. Anong ginawa ng Panginoon? Binigyan sila ng covering made of animal skin. Anong ibig sabihin? An innocent animal was killed to provide covering to Adam and Eve. Amen? Blood. And yung mga satanic group at yung mga ibang kulto, ginagamit ang blood. I think meron silang revelation na twisted. Amen? Maraming relihiyon, but only the blood of Jesus can save. It is sinless and perfect. Amen? Yes. Whew. So covering yun. But, in the case of Jesus, the full wrath of God was placed upon him. He bled. But you know, I'm thinking, isang dugo lang ni Jesus. Enough na. Napatpalinisin tayo. Yun yung sa akin, wala sa Bible yun, ha? Ganun ka precious. Pero hindi. Ginawa ng Panginoon. He bled. Walang itinira si Jesus. Iniisip, hindi talaga, hindi kayang patayin. Ganong ka-powerful, but remember, on the cross, it was still a choice. And the sin of mankind was upon him. He will have to die. But he chose the time, natapos ng lahat ng propesya, he breathed his last. Amen? I really believe, kung hindi na pa ako si Jesus sa krus, wala
siyang kasalanan eh, buhay pa at hindi siya mamamatay. But his mission as a babe, he was born to die. At ginawa niya yon na hindi masama ang loob. But human, as he was really very human, remember, he struggled sa Garden of Gethsemane. Not because, I believe, not because of the cross, but because of sin being upon him. So sabing ganon, he was marred, sa Isaiah 53, you will not be able to recognize the face of our Lord Jesus Christ. Sa tindi ng parusa at sa tindi ng kasalanan, karamdaman. Remember, by his wounds, you were healed. Kasama yun sa krus, dala-dala-dala yun ni Jesus. And the wrath of God was poured on Jesus. Ano sabi sa 1 John 2:2? And he himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the whole world. Propitiation, siya yung naging offering. Siya yung naging substitute. Tayo dapat ang nasa krus, pero siya ang napako. At hindi ito. Ito yung sinasabi kong our sins were forgiven by the Lord, fully forgiven on the cross, past, present, and future. All of the sin of mankind, including that of Adam and Eve, and the last born. So lahat sila, will they all be with the Lord in heaven? No. Only those who put their faith in God. Amen? So, 1 John 2:2 pa rin, pero gusto ko yung message version. Pakibasa. When he served as a sacrifice for our sins, he solved the sin problem for good. Not only ours, but the whole world. Naunawaan po ba natin? That is why it's good news of great joy. Yung mga members ng pamilya nyo, yung mga kakilala nyo, office mates, yung mga kriminal, pinatawad na sila ng Diyos. Pero automatic ba sila makakapiling ng Diyos, makakasama natin sa kanyang kaharian pag namatay na? Hindi. Dahil kailangan, ang ginawa ni Jesus, it's a gift. Hindi niya po pwedeng ipuwersa. Just like sa Genesis, there is the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Ano ang choice mo? Para na palatayanan mo si Jesus? O hindi? And many in this world, they don't think that Jesus is relevant. Kaya sa atin, hanggat may nakikinig sa atin na pagpapahayag ng pagmamahal ng Diyos, gawin natin yun. At tayo namang nakakilala, huwag tayong manghihina. Pipilitin tayong hatakin ng Diablo para hindi tayo magamit. Para tayo ay mga anak ng Diyos, pero mga mahihinang anak ng Diyos. You have to understand. Kung nung nagkasala si Adan, yung dugo niya ay naging makasalang kaya sa Romans 5, if by the one man's offense, death came to man, how much more? The one, Jesus Christ. Kung ikaw ay mananampalataya, ang dugo niya ay hilinis na. Ang dugo. Kaya, naisip ko lang to ha, if we will have that revelation, ang kinin mo, ang dugo niyan tumadal. Kung may karamdaman ka, rebuke that because the blood of Jesus is in. Apply the blood of Jesus. Amen? Romans 6:10. Ano sabi? For the death that he died to sins. Once, for all. Minsan lang, hindi na niya kailangang ulitin dahil epektibong-epektibo hanggang ngayon. Kahit na sa iyo, kahit sabihin mong hindi ako kayang baguhin ng Panginoon. Decision mo yun. Pero ang sinasabi ng Panginoon, nilinis ka na rin sa iyong mga kasalanan at gagawing kasalanan. Ang tanong lang, aangkinin mo ba yun? Pananampalatayanan mo ba yun? Hebrews 10:11. Ito ang ginagawa nun sa lumang tipan. Basahin natin, and every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifice which can never take away sins. Ulit-ulit ang ginagawa nila. Why? Kasi nga, ang blood na ginagamit ay ang blood ng animals. Temporarily, covering lang yun. Ang sa atin,
blood of the Son of God. Amen? So, araw-araw ginagawa, repeatedly, hindi naman nawawala ang kasalanan. Hebrews 10:14, basa. For by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Tayo yun. Amen. Lagi niyong tatandaan yung picture na, oo, nagkakasala pa rin tayo. Ang kapatawaran ng Panginoon, parang waterfall. Kahit anong dumi, hindi didikit sa'yo. Dahil nilinis na tayo ng Panginoon. Ganong kabisa. Amen? So we don't have to be conscious. The more conscious you are of sins, the more you will do it. Kung doon ka nakafocus doon, yung kapalpakan, lalo tayong papalpakan. Be more conscious of who you really are now in Christ. Perfect and righteous. Amen? Hebrews 10, tuloy natin. Then he adds, their sins and their lawless deeds. Aha! I will remember no more. Kung pinatawad ka na, huwag kang mag-memory recall. Hindi mahirap yun, mga kapatid. Yun ang sabi ng Diyos. Hindi ko mapigil. Lagi ko naiisip yung ginawa ko sa Kanya. Yun ang sabi ng Diablo, hindi mo kaya. Subukan mo. Switch off mo, switch on mo yung katotohanan. Go back to the Word. Yung verse na yan, kopyahin mo yon. Ang mga kasalanan, nung bago pala akong mananampalataya, ang verse na tinatandaan ko na He has forgiven us as far as the east is from the west. Hindi nagmi-meet yung east and west, di ba? He has forgiven. That is as ganun kaanong kapagpapatawad sa akin ng Panginoon. He does not remember your sins anymore. He has forgiven you. Completely now, where there is remission or forgiveness of this, there is no longer an offering for sin. Hindi na kailangan yung pagmahal na araw, magpapahagupit pa tayo. O magpapapako pa tayo. Basahin ulit natin verse 18. Now where there is remission of this, there is no longer an offering for sin. Nagkasala ka. Pagpagin at sumunod na sa Panginoon. Hindi yung nagkasala. Enjoy ako eh. Dito muna ako. Again, it's your choice. Pero wag nating babaliktarin ang Diyos. Kapag may nangyayaring hindi maganda sa atin, ang Diyos ang gumagawa na ito. Ang Diyos ang nagbibigay ng COVID-19. Ang Diyos ang mga, kaya ganito, ganito nangyayari sa mundo. Hindi. Amen? John 1:29. Sa lumang tipan, ang mga tao, may dala silang tupa. Pero nung nakita ni John, si Jesus, siya ang tupa. Basa. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Hallelujah! Napakalinaw nito pero nahihirapan ng maraming maunawaan. Ganun ka-perpekto. Ganun kabisa ang dugo. Merry Christmas! Jesus was born to die. Kaya may lambda kung inano dyan. Precious ang dugo. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan at tunay na buhay. Amen! Merry Christmas! Siya ang tupa. Siya, ang Lamb of God, takes away the sin of the world. Isn't He worthy to be praised and to be worshipped? That's the glad good tidings of great joy. Amen! Woo! God's wrath appeased, sin problem resolved. Amen! Sige, tayo'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa amin. Banal na Espiritu, patuloy po kayong mangusap sa amin upang hindi manakaw ang mensahe ng mabuting balita na kami, na hindi ka nagalit sa amin at kami nilinis mo na sa lahat ng aming mga kasalanan at maaari kaming mamuhay ng mayroong kalayaan. And we can come, as you have told us, to come boldly into your presence where we will find mercy and grace na anuman ang aming kailangan
sa'yo kami tatawag. Dahil kami ay pinaging dapat mo na kami pinatawad, nilinis, at pinaging matuwid na. In Jesus' name, amen.